Pusa na marunong lumangoy. Pusa na kayang tumalo ng 10 feet. At nakita mo na ba ang pinakamaliit na wildcat? Ilan lang yan sa mga pusa na tampok for today's episode. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang 10 uri ng mabagsik na small cat na makikita sa Asia. Ito ang mga pusa na hindi mo pwedeng hawakan dahil sa delikado ito at baka makagat ka ng hayop na to. Exempted muna sa topic ang mga tiger, leopard at lion para mag-focus muna tayo sa pamilya ng mga small cat. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Mag-umpisa tayo sa species na makikita rito sa Pilipinas. Sila ang mga leopard cat. Kakaunting Pilipino lang ang nakakakilala sa species na to at nakakatuwang isipin na may wildcat pala sa Pilipinas? What? May kita ang mailap na pusa na to sa Palawan, Negros, Cebu at Panay. May kita rin sila sa Indonesia at Malaysia. Madalas silang hulihin ng mga chicken farmer dahil peste sa alagang manok ang tingin ng mga tao rito. Kaya kung isa kang Pinoy na nakatira sa Palawan, Negros, Cebu at Panay, huwag naman sana nating saktan ang natatanging wildcat sa ating bansa bilang respeto sa magandang Philippine biodiversity. Say no to illegal wildlife hunting. Number 2, fishing cat. Ang mga fishing cat ay masasabing kakaiba dahil sa kanilang hunting skills. Expert kasi ito sa paglangoy at master sa panguhuli ng isda. Dito sa mamasamasang kagubatan ng Bakawan, ito ang napiling tahanan ng mga fishing cat. Bira sa pamilya ng mga pusa ang mapahilig sa aquatic environment. Sa malalim na bahagi ng tubig, pilit silang humuhuli ng pagkain gaya ng isda o di kaya ay palaka. Makikita lamang ang mga fishing cat sa mga bansa gaya ng India, Sri Lanka, Bangladesh at Cambodia. Number 3, Caracal. Ito na siguro ang pinakamalaking pusa sa ating listahan. May taas ito na 20 inches at kayang bumigat ng 20 kilos. Dahil sa kanilang laki, nakakayanan nilang umatake ng prey gaya ng usa or in this case, baboy romo. Kung walang ibang makain, mga ibon na lang ang kanilang tinatarget. Mahaba ang kanilang binte kaya hindi nakapagtataka kung bakit kaya nitong tumalon sa taas na 10 talampakan. Mabilis mong makikilala ang caracal dahil sa kanilang tenga na may mahabang tuft. Makikita ang mga caracal sa maiinit at madesyertong bansa gaya ng Saudi Arabia, Middle East at Western India. Number 4, Asian Golden Cat. Isa ito sa pinakamabagsik na small cat ng Asia dahil sa husay nila sa panguhuli ng prey. Tinawag itong Golden Cat dahil sa kanilang matingkad na kulay ginto. Kahit standout ang kulay ng kanilang buhok, sobrang rare ang makakita ng Golden Cat. Mailap ang mga Golden Cat at palaging nag-iisa, kaya kahit makarinig lang ng konting kaluskos, mabilis na nagtatago ang mga Golden Cat. Makikita ang rare na Golden Cat sa mga bansa gaya ng Thailand, Vietnam, Malaysia at Myanmar. Number 5, Marbled Cat. Sa lahat ng pusa na tampok for this episode, ang mga Marbled Cat na siguro ang pinakapaborito ko. Meron itong skin pattern na maikukumpara sa leopard. Kapansin-pansin din ang mahaba at mataba nitong buntot na halos kasing haba ng kanilang katawan. Arboreal ang mga Marbled Cat at palaging nasa taas ng puno. Dito sila humuhuli ng pagkain gaya ng paniki, ibon at mga squirrel. Aktibo sila sa panguhuli ng makakain tuwing gabi, kaya sila ay mga nocturnal animals. May kita ang Marbled Cat sa masukal na kagubatan ng Southeast Asia, kabilang na ang China at India. Number 6, Flat-Headed Cat. Isa ito sa mga endangered animals at pinakamalapit ng maubos na lahi ng pusa. Tinawag itong flat-headed dahil sa malapad at patag nitong noo.
May katawan ito na parang ordinaryong house cat, ngunit nagkaiba nga lang sa white markings sa kanilang mukha. Dahil sila ay mga endangered animals, bihira lang ito makita at nabubuhay lamang sa lowland rainforest ng Thailand, Malaysia at Indonesia. Number 7. Chinese Mountain Cat. Ito ang wild small cat na malaki ang pagkakahawig sa ordinaryong pusa na kasama natin sa bahay. Mas malaki ito ng kaunti at mas matapang, kaya hindi ito ang pusa na pwede mong alagaan. May kita ito sa bulubunduki ng Western China at mahilig tumira sa mga butas ng lupa. Sa video, may kita ang mommy cat kasama ang kanyang dalawang kuting. Isang beses sa isang taon kung manganak ang mga mountain cat at aalagaan nila ito sa loob ng 5 buwan. Number 8. Bay Cat. Dito sa video, masisilayan ang pambihirang pagkakataon na makita ang bay cat. Endangered animals ang mga bay cat at malapit na silang maubos sa ating mundo. May kita lamang sila sa isla ng Borneo at kakaunti lang ang siyentipiko na nag-aaral sa lahi nito. Deforestation o pagkaubos ng kagubatan ang tinuturong dahilan kung bakit malapit nang mabura sa mundo ang mga bay cat. Kaya naman ang video gaya nito ay sobrang espesyal para sa pag-aaral ng rare na pusa gaya ng bay cat ng Borneo. Number 9. Jungle Cat. May kita mula sa Middle East hanggang Southeast Asia. Ito ang small cat na nagkalat sa buong kontinente, ngunit kakaunting tao lang ang nakakakilala sa kanila. May kita sila mula sa desierto, grassland at lalo na sa swampland. Kinain nilang mamuhay sa halos lahat ng environment dahil sa husay nila sa panguhuli ng prey. Hindi mapili sa pagkain ang mga jungle cat at maski ang makamandag na cobra ay hindi exempted sa kanilang menu. Number 10. Rusty Spotted Cat. Ito ang pinakamaliit na species ng wild cat sa buong mundo. 9 inches lamang ang haba ng kanilang katawan at may timbang na 1.6 kilos. Kahit maliit, matinik naman na predator ang mga spotted cat at kilalang kumakain ng prey gaya ng ibon at sawa. Maswerte ang bansang India at Sri Lanka dahil ang cute na pusa na to ay endemic sa kanilang bansa. Maliit ang kanilang katawan ngunit umaapaw naman sa kakyutan. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay JZ Hanson, Gitchy Family, Pepet TV, Charles Kimod, J. Razel Dichon, Games Hunting with Arkine, Rani Segovia, Gino Paul Encabo, at Ralph Angelo Manalo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!